bayan ng Arayat ay matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga sa Pilipinas. Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na 14,004,875. Ito ay nasa hangganan ng Candaba, Mexico, Magalang, Santa Ana at Cabiao sa Nueva Ecija. Malaking bahagi ng Mount Arayat ang matatagpuan sa loob ng munisipyong ito, na hati ito sa 30 ng mga barangay. Katulad niyo din ba ako na gustong malaman ang pinagmulan ng Arayat? Tara at ating alamin bago tayo magsimula, maaari mo bang i-like, follow at i-share ang video nito? At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough. Ang Arayat ay isang bayan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pampanga. Ito ay sikat dahil sa mystical mountain na matatagpuan dito na ang Mount Arayat. Ito ay pinaniniwala ang tahanan na magandang diwata na si Mariang Sinukuan. Mula sa parehong pinagmulan, napakagulo rin ng pangalan ng munisipalidad ng Arayat dahil sa hindi mabilang ng mga kwento at paniniwala ng mga tao kung paano nakuha ang pangalan ng lugar. Ang mga sumusunod ay ang pinakakaraniwang sinasabi. Sinasabi ng mga tao na ang pangalan ay nagmula sa isang Spanish encomendero na si Fernando de Arayat na namamahala sa lokasyon noong panahon ng Espanyol. Ang kanyang lugar ng kapanganakan ay sa Espanya na tinatawag na Arayat. Ngunit ang pag-aangkin na ito ay pinagtatalunan dahil sa ilang mga pananaliksik na isinagawa. Sinabi ng isang hindi kilalang mananaliksik na binago ng mga unang katutubo ang pangalan na Daya, pagkatapos ay naging Dayat na hango sa salitang dayatan na ang ibig sabihin ay pananim ng palay sa tag-araw. Isa pa, ito ay dating kilala bilang Alaya o Silangan sa Ingles. Pagkatapos ay bundok Alaya o silangang bundok na tumutukoy sa hindi aktibong bulkan ng Mount Arayat. Sa kasaysayan, ang eksaktong petsa ng pagkakatatag ng Arayat ay hindi pa rin alam. Tsak ang bayan ay naiulat na isa sa mga umuulad na pamayanan ng Pampanga sa pagitan ng 1335 hanggang 1380. Isang tala-arawan ang nagsabi na si Prinsipe Balagtas o ang kanyang anak na si Araw, mga pinuno ng imperyo ng Majapahit ang nagtatag ng Arayat. Noong panahong yon, sinakop nito ang ngayon ay Baryo Panlinlang at tinawag na Balayan ng Pamambit. Ang kasalukuyang poblasyon o upuan ng pamahalaan noon ay isang ilang na tinitirahan ng mga paganong tribo, lalo na ng mga baluga o aitas. Binanggit ng isa pang salaysay ang mga pangalang Jose Carlos Garcia, Makapagal, Simbulan, Lapira at Maria Venus bilang mga unang pioneer ng Arayat. Noong 1571, ang Arayat ay isa sa labing isang pinakamahalagang komunidad ng Pampanga dahil sa estratehikong lokasyon nito sa tabi ng Pampanga River. Naging pangunahing sentro ito ng kalakalan at komersyo. Nagsusupply ng mga pangangailangan ng bigas sa Maynila. Noong August 29, 1590, ang mga Agustino ay binigyan ng pahintulot na magtatag ng isang misyon sa Arayat ng obispo ng Maynila na si Father Domingo Salazar. Sa parehong taon, ang unang Agustinian mission sa Arayat ay itinatag ni Father Juan de Valderrama. Noong 1600, umiral na ang parokya ng Arayat ayon sa isang mananalaysay ng Orden Agustinian sa Pilipinas na si Elviro Jorge Perez. Pinapakita pa ng mga available na dokumento na ang isang particular na Father C. Contreras ay ang kura paroko ng Arayat hanggang 1621. Gayunpaman, nangangailangan ito ng karagdagang gawaing pananaliksik upang matukoy kung orihinal na itinayo ng mga Agustinian o hindi. Gayun din, lumalabas na ang unang binyag na inaitala sa parokya ay sinagawa ni Father Villalobos noong 1758. Ang tanyag na palatandaan ng bayan ay ang maringal na Bundok Arayat o Bundok Alaya. Ang Mount Arayat ay kilala rin bilang Mount Sinukuan
na ipinangalan sa maalamat na diyosa at enchanted lady na si Mariang Sinukuan. Mayroon itong tatlong taluktok. Ang dalawang pinakamataas ay ang Northern Peak na may taas na 1,086 meter at ang Southern Peak na may taas na 984 meter. Ang Pampanga River ay may pampang sa paanan ng Mount Arayat. Hindi na kailangang umakit sa tuktok nito upang makita ang likas na kagandahan nito dahil sa gitnang kinalalagyan nito sa rehiyon upang hindi maiwasang matamasan ng isang tao ang ningning nito habang naglalakbay siya sa mga pambansang lansangan ng gitnang Luzon. Matatagpuan sa base ng kilalang Mount Arayat ang Mount Arayat National Park, isang pangunahing atraksyon pang turista hindi lamang sa Pampanga kundi sa buong Luzon. Kilala ito sa mga swimming pool nito, nakapagpapalusog, nakakapagpapresko at lunti ang kapaligiran at sa mga malamig na tubig na umaagos mula sa mga talon nito. Ang park na ito ay orihinal na proyekto ni Doña Aurora A. Quezon, ang asawa ng yumaong Manuel L. Quezon ng Commonwealth ng Pilipinas at binuo sa kasalukuyang estado nito noong panahon ng post-war. Ang Arayat sa pangkalahatan ay isang patag na lupain maliban sa mga lugar kung saan nakatayo ang Mount Arayat at mga paligid nito. Ang mga taniman sa Arayat ay sumasakop sa 7,716.49 hektarya o humigit kumulang na 60% ng kabuuang lugar. Masasabi rin na kabilang ito sa kategorya ng mga may traditional na istrukturang pang-industriya na masasalamin sa paggamit ng lupa nito. Ang agrikultura ang may pinakamalawak na lugar na sinusundan ng kagubatan at latian. Palay at tubo ang pangunahing produkto ng bayan, kasunod ang mais, munggo, pakwan, singkamas, mani, kamote at iba't ibang uri ng gulay. Sagana ang mga sariwang isda sa mga ilog at latian nito. Ang kagubatan na lupain ng Bundok Arayat ay pinagmumulan ng kahoy na panggatong, uling at ang sikat na teak na kahoy na ginagamit sa paggawa ng muebles. Ang Arayat ay higit na maswerte sa harap ng mga natural na kalamidad tulad ng 1990 Killer Earthquake at June 1991 Mount Pinatubo Eruption na mahimalang naligtas sa malalaking pinsala sa buhay at ari-arian. Ang bayan ay mapalad na magkaroon bilang patrones nito na si Saint Catherine ng Alexandria kung saan nagahari ang mapagmahal na pangangalaga at proteksyon, kapayapaan at katahimikan sa mga tao sa kabila ng katamtamang kabuhayan ng mga tao at ang kanilang iba't ibang pampolitika at ideolohikal na panghihikayat at paniniwala, hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan. Ang Arayat ay patuloy na nangunguna sa kapayapaan at pag-unlad. Ngayon, alam mo na kung paano nagsimula ang Arayat. Anong iyong komento all dito? Comment ka lang sa baba. Salamat! Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3.